Yes, good morning po sa inyong lahat and welcome back sa ating panibagong video ngayong araw po ng Miracles December 9, 2020, and dito po tayo ulit no, sa Mayroas Boulevard. Ayan, ang oras natin nasa 9:30 po ng umaga and katatapos lang ng clean up ng ating DPST Mandaragat no. Andyan na rin yung DPS truck, kumuha ng mga kalat. And katatapos lang din ng ating Team MMDA Manila Bay Warriors no, sa kanilang clean up. Ito may mga akalat pa sila dito no, na naipon as of this moment. And mula nga kahapon, sa tulong nga po ng City of Manila no, pangalawang araw na po ito no, ng flushing operation dito po sa May Roas Boulevard. So kahapon, sa tulong ng City Engineering po no, nag-flushing sila doon sa May Raha Sulaiman. And then yung ginawang Rainbow Lane sa tapat. And ngayon andito ulit sila no, para sa pangalawang araw po na flushing operation para tanggal yung mga libag dito. So kapag kasi nauulan dito po no, nagiging madulas yung ano na yan, yung mga bricks na yan, dahil may mga lumot. Pero ayan no, tanggal talagang, pati libag kasama, sobrang dumi nung tubig pag nadadaanan po no ng flushing yung bricks. Yan, so bago tayo nag-video ngayon no, andito rin kanina ang MSWD. Yan, inaano yung mga bata na pag-alagala dito along Roas Boulevard po kanina. Yan ang ating mga MMDA Manila Bay Warriors. Yan, so dadaanan na rin po yan no, ng DPS truck. Kandun pa sila sa ano, sa May Manila Yacht Club ngayon, naghahakot ng mga kalat. Ayan.
So tingnan nyo po yung pinagkaiba ng bricks, yung may kulay na bricks sa nadaanan ng flashing kesa dun sa dati, no? Ayan, no? Parang talagang lumabas na yun, lumabas yung dati niyang kulay. Ayan, pulang-pula na ngayon. Ayan, kasi halos na nagkaroon na ng mga lumot po, no, yung mga bricks. Talagang tanggal yung mga libag. Yung dating kulay niya, no, nung hindi pa na dudaanan ng flashing operation, so ganyan po, oh. And halos pale na yung kulay niya. Ayan, so andito yung dredging vessel, tapos yung isa, no, yung maliit, and isang barge pa doon sa may phase 1, yung may lamang black sand. So doon sila gumawa noon ng parang ramp na daanan, pwede mag-load and unload. So nakakadaan doon yung mga heavy equipment mula doon sa phase 1, papunta po doon sa may barge na may dala pong buhangin. So itong dredging vessel, no, hindi na masyado nagdi-dredging ngayon. Itong ano na lang, mas maliit na dredging yung nag-ooperate. Yan, pero kapag may mga nakukuhang burak po yan, no, yung mas maliit, nililipat naman yan yung mga nakukuhang burak dito sa dredging vessel. So yung nakikita niyo po yan, no, yan yung burak, yung nasa pinaka platform ng parang maliit na barge.